So ayun mga pampam, welcome back to my YouTube channel, Mr. Pam TV. So ano na tayo dito, stage 3 na tayo dito sa may BTV Cup dito sa Vietnam. So inusog ko na dito sa may sprint 1 at breakaway. Tatlong rider yun nandito sa first group natin. Ayan, so yung mga pangalan nila hindi ko nababanggitin dila. Ang hirap-hirap talagang basahin, basahin siya na talaga. Hindi, baka mali pa yung bigkas ko. Kasi diba, ayoko namang ano, mali yung pagbigkas ko sa pangalan nila. Kaya ayun. So shoutout na lang sa mga idol natin na nandyan, no? So congrats sa mga Pinoy kahapon na Rance Michael Bundok, pang second sa general classification, na samantalang kasunod niya si Nicole Pareha dito sa junior classification. Sa GC naman, pang second si Rance Michael Bundok at pang third siya dun sa ano, stage sa bunch finish kahapon. Yes, pang third finisher pala siya, no? Pang fourth finisher naman si Nicole Pareha kahapon. So dinagpaiwan yung mga Pinoy, no? Malapit lang sila sa ano, nung sa bunch finish ay malapit lang sila. Kaya yung oras nila ay hindi ganun kalayo dun sa nag top 1 or nag rank 1 dun sa general classification. So 3 minutes behind lang. So ito, balik na tayo dito, no? Ito ay pang sprint, sprint 2 na. At pinakita dito yung ano na lang, yung peloton. So tatlo yung breakaway natin. Ito, sprint 2. Yung sprint 3, papunta na rin tayo doon. Nusog na nang inusog dahil yung kuha ng unang, kuha kanina ay maambon. Hindi lang maambon, talagang malakas yung ulan. Kaya malabo yung kuha kagaya nito. Mahamog yung ano, camera nila. So ito, pakita ko yung tatlong rider nandito at naging dalawa na lang dahil kinargahan ng number 81. Kumalas yung isa at dalawa na lang silang nandito. Yan, magkaibang team, number 81 at number 2. Ito, kumarga si number 81 at mukhang hindi na makakasunod dito yung ito, number 2, mukhang kumakalas na. Iba na yung sipa niya. So kanina pa kasi sila, yung haba kasi ng karera na to, maabot ng 198 kilometers. At mahigit, di ko alam, mahigit isang oras nilang dinala yung ano nila, yung pagiging first group. So ito, second group na tong isa, no, iniwan ng number 81. Mukhang nagbagal na. Sprint 3, kinuha number 81. Kinuha niya yung sprint 3. Ito na, papunta na. Ayan. So mula nung iniwan niya yung ano kanina, umabot niya mahigit na mahigit kalating oras. Tapos inabutan din siya ng ano, ng apat na rider na naghabol, kabilang dito si Marcelo Felipe. Naghabol sila. Ito, Marcelo Felipe nagdadala. Kasama niya yung apat na rider at dumikit na siya dito sa breakaway natin kanina na number 81. So ito na, mahalo na siya dito. So ito, malapit-lapit na to sa ano, sa finish line. Siguro mga more or less 5 kilometers na lang to, ah. Meron silang gap na 4 minutes to 3 minutes. Tapos hanggang sa naging 1 minutes na lang and 40 seconds. Unti-unti silang naubos hanggang sa pagdating dito sa maya dito, palayan na to. Malapit na dito sa maya na may parang tulay. Doon yata sila abutan. So 5 riders sila dito, kaso ang bilis ng palitan nila kaya siguro naabutan din sila. Yung iba dito tamad na nga pumalit. Si Marcelo Felipe ang medyo malakas-lakas na nagdadala, nagbibit-bit dito sa kanila. Yung iba minsan hindi na pumapalit. So pagod na talaga. So haba ba naman ng race na to, umabot ng 198 kilometers. So ito, malapit na sa finish line to. Napaparamdam na siguro mga 3 kilometers na lang pupunta na sa finish line. Kaya ito, nagtatrabaho na talaga yung ibang rider dito na kanina patulog-tulog lang sa likod. Ito na,
dito na yung ma-action na ano, kaganapan, dahil yung ibang rider talagang hindi na talaga nagpapaiwan. Pag may tumitira ay talagang sinusundan agad. Laang binababantay sarado dito yung mga Koreano, dahil madalas silang kumuha o nasa harapan. Malapit-lapit sila sa GC, lalo yung number 13. So mayroon may umagwat na ilang rider. Agwat sila mga 50 meters siguro. Ganyan ang layo nila mula dito sa peloton. Ayan, binubo sila ng apat na rider. Kabilang dito ang number 24. Number 24 si Jan Salazar. Ayan, eto bantay sarado talaga nila yung mga Koreano, dahil ito talaga yung malakas dito. Kita mo naman, oh, nakadikit sila dito. Pagka tumira ay talagang sinusundan agad. Eto, tumira na naman. May tumira naman dito. Tumira ang Koreano sa bandang kanan. Ganda ng ano dito, Banatan. Number 24, John Richard Salazar. So nakikipag-debate sa dito. At ang ibang 7-11 naghahabol na rin mula dun sa second group. So andito na rin sila, naghahabol na rin. Ayan na, bumanat. Number 24, 7-11 naghahabol sa mga Koreano. So matinding bakbakan talaga nila dito, dahil malapit na yung finish line. At talagang bantay sarado na talaga yung mga Koreano, dahil baka makaisa na naman sila. Kita mo yan, oh, sumasayaw sila, oh. Gumagawa sila ng wave. Ayan, oh, kumataw yung Koreano. Mabantay sarado talaga ng ibang rider. 7-11 sa bandang unaan. Ito sa bandang natatanaw dun sa bandang gilid sila Jaren si Michael Bondoc, tsaka yung Koreano na number 13. Ito, finish line na. Ito na sino kaya kukuha. Ayan na, mukhang malapit na, naka yellow jersey. 7-11 bumalan sa bandang kanan, pero wala, mukhang inaabot din. So ayun, natapos na. So hindi ko manabibigay yung pangalan, dahil wala pang formal na list yung nilabas ng cycling news, kaya mahirap na magbigay ng pangalan. Mamaya magkamali na naman ako. So abangan na lang natin sa report ng cycle news. No, meron silang ilalabas mamaya. So abangan nyo na lang sa Facebook page nila, bisitahin nyo na lang, o kaya sa Radyo Pilipinas 2 o Radyo Pilipinas 2. Ayun, pwede nyo puntahan yung Facebook page nun para makita natin yung update dito sa BTV Cup dito sa Vietnam. So ito yung replay. So ayun mga pamamanggan, dito na lang puputulin ko na yung video natin. Hanggang sa muli, bukas abangan ulit ang Stage 4 ng BTV Cup dito sa Vietnam.